Marami tayong hindi alam, pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Alam mo ba na ang brand ng cellphone na Cherry Mobile ay ang unang legal na naglabas ng dual at triple SIM system sa ating bansa? Bukod dito, ang Cherry Mobile din ang unang Windows-enabled phone sa kanilang pagkakaroon ng exclusive partnership sa Microsoft. Ang Cherry Mobile ay isang Philippine mobile phone and electronics brand na gawa ng Cosmic Technologies na established ni Maynard Ngo noong 2009. At noong 2010, ang kumpanya ay naihalal bilang IT Company of the Year sa 3rd Cyber Press Awards, kung saan dinaig nito ang mga malalaking kumpanya. Ang kumpanyang Cherry Mobile ay nag-i-import din ng mga cellphone. Ang mga original designs nito ay gawa naman sa China at minarket lang sa ilalim ng pangalang Cherry Mobile. Ang mga features ng nasabing brand ay ang pagkakaroon ng Wi-Fi, capacitive touchscreens na pinapagana ng Android, Windows at ng Windows Phone Operating System. Noong 2013, pinalawak nila ang distribution ng kanilang produkto sa Thailand at Myanmar. Alam mo ba na ang Yakult ay nilikha ni Minoru Shirota noong bandang 1920s sa bansang Japan? At para ma-commercialize niya ito at may market, itinatag ang Yakult Honsha noong 1935 para naman maibenta ang Yakult product na isang inumin na may taglay na lactic acid bacteria na nadiskubre din ni Minoru Shirota. Ang kumpanya ay nag-promote ng idiosyncratic philosophy ng Shirota Yisin na dapat ibenta lamang ang produkto sa murang halaga para sa pagpapanatili ng malulusog na intestine para sa mahabang buhay. Dahil sa pag-commercialize ng Yakult product, na ibenta ito hindi lang sa Japan kundi sa napakaraming bansa, kabilang ang India, Pilipinas, Mexico, Australia, sa Amerika at sa Europa. Noong 1963, nakilala rin ang Yakult dahil sa kanilang mga Yakult ladies, na minsan ay tinatawag ding Yakult aunties. Sila yung mga babae nagbebenta o nagdi-deliver ng mga Yakult beverages sa bahay-bahay, sakay ng bisikleta o motorsiklo. Naging bahagi rin ng food industry ng Pilipinas ang nasabing inumin, na kinagiliwan din naman ng karamihan. Alam mo ba na ang kauna-unahang Pilipinong nakaakyat sa Mount Everest ay si Dale Abinohar? Ito ay noong May 15, 2006. Ito ay na-recognize ng veteran Himalayan Expedition chronicler na si Elizabeth Holly noong May 30, 2006. Nagkaroon din ito ng certification mula sa China-Tibet Mountaineering Association noong May 20, 2006. Sinasabing na-reach niya ang summit ng Mount Everest noong May 15, 2006 sa ganap na alas 10:45 ng umaga, Beijing time. Si Dale Abinohar ay isang AFP Special Forces graduate, isang certified AFP military instructor, Filipino mountaineer at isang adventure sportsman. Isa rin siyang mountain guide. Siya ang ika-2,614 na Mount Everest summiteer. Sumunod sa kanya bilang Pilipino ay si Leo Oracion na ika-2,714 na sinundan din ni Erwin Mata at Romy Garduce. Hindi katulad nila Leo Oracion at Romy Garduce na sponsored ng ABS-CBN at ng GMA7. Si Dale Abinohar ay nakit ang Mount Everest ng walang malaking sponsor. At dahil dito ay nakilala siya ng gobyerno at binigyan ng presidential citation at recognition bilang Champions of Life noong June 18, 2007. Alam mo ba na isang Pilipino sana ang muntik nang makarating sa outer space? Siya ay si Chino Roque. Kabilang siya sa 23 space cadets na napili ng Axe Apollo Space Academy noong 2013 para pumunta sana sa space mamagitan ng X-Core Links. Si Chino ay nakapagtapos ng psychology sa De La Salle University noong 2014. Pagkatapos niya gumraduate ay nagkaroon siya ng karanasan bilang isang student pilot sa Omni Aviation Corporation sa Clark Freeport and Special Economic Zone sa May Pampanga. Nagtrabaho din siya bilang CrossFit coach sa Taguig. At noong 2013, pagkatapos ng mga physical challenges na kinundak ng Axe Apollo Space Academy sa May Kennedy Space Center, si Chino ay nakakuha ng rank 5. Pero pinalitan ni Chino si Mario Mendoza na isang lieutenant sa Philippine Air Force dahil sa obligasyon nito sa ahensya. Kaya naman ang slot ni Mario Mendoza ay napalitan nitong si Chino. Naging part din ng selection team ang kilalang astronaut na si Buzz Aldrin, isa sa mga bahagi ng first moon landing noong 1969. Siya ang naging chairman ng committee, pero sa kasamaang palad ay hindi natuloy ang kanilang space expedition.
dahil malapit na rin kasing mabankrupt ang X-Corp. Ang ayensyang gagamitin sana para makarating sila sa outer space. Para sa marami pang alam mo ba, see you sa next episode. Bye-bye!